Ayan guys, nagluluto ako ng noodles with vegetables. So ito lang guys, ang ingredients ko is charms. Sometimes walang charms, sometimes ano lang siya, chicken. Pero ngayon, ang ingredients ko is ito. So ito guys, yung ano niya, ginigisa ko yung bawang. Inuna ko itong charms. Tapos nilagyan ko ng bawang para medyo mag yellow yung bawang. Tapos i-add ko naman itong. So iba-iba magluto ng noodles with vegetables. Sa akin naman, ito yung gagawin ko. Tapos nilagyan ng bawang, nilagyan ko ng sibuyas. So yan, haluin lang siya. Then pag hindi ko nahihintayin mag-brown yung sibuyas, hintayin ko lang siyang maglambot. Kasi siyempre ang sibuyas pag unang lagay mo, ganito yan siya, matigas pa. So lalambot yan siya. Pag yung tubig ng sibuyas naalis na, lalambot yan siya guys. Kapag lumambot na yung bawang, yung sibuyas, yun lalagyan ko na siya ng vegetable. Isusunod ko na dito yung vegetable. Ang vegetable na meron ako is ito lang guys, yung meron ako. So ito lang siya guys, ito lang yung meron akong vegetable ngayon. Carrots and green pepper. So ayan guys, lumalambot na yung sibuyas. Habang nagigisa ako ng sibuyas, siyempre nagpapakulo ako ng tubig para sa noodles na gagawin kong na ilalagay ko dito mamaya. Ayan guys, lumalambot na yung sibuyas. Tignan nyo guys, oh, nag-iba na siya ng color. So ito, ang charms kasi madali lang yan maluto. Pag charms sobrang naluto, parang matigas na, nawawala na siya ng lasa. So ito guys, so lalagyan ko siya ng carrots. Ayan, marami yung vegetable na ilalagay ko kasi gusto namin sa noodles with vegetable. Gusto namin yung maraming vegetable. Kasi ang habol namin doon yung vegetable. So, nagkakalasa lang siya. Kasi nga yung noodles. So, hinintayin lang natin magkula yung carrots. Kasi ang carrots mag-iba yan ng kulay. Diba dark orange siya? Pag medyo naluto na siya, it means yung kulay niya na orange, parang nababawasan. Nag-iiba yung kulay niya, guys. So, yan. Halo-halo. Supposed to be, guys, dapat medyo maraming mantika. Kaya lang ako, ayoko maglagay ng maraming mantika kasi nga, it's harmful to the body. Pero ito, guys, ito na lang. Kasi yung noodles na gagamitin ko is Indomie. Pansit Canton. So may ano na yun siya, may oil na rin siya. So ayan guys, medyo nag-iba ng kulay nung carrots. So ilalagay ko na ang green pepper. Ayan, hahaluin ko lang ng haaluin. Hahaluin ko lang siya ng haaluin. And guys, haluin lang siya ng haluin hanggang sa maluto yung noodles. Maluto yung vegetable. Pag naluto na yung vegetable at
yung gustong luto, kasi ako guys, yung gusto namin hindi masyado luto yung ano, yung vegetable. Gusto namin yung medyo crispy. Kasi pag yung vegetable sobrang luto, wala na siyang lasa. So sa amin, ginagawa namin is, ginagawa ko is ito guys. Hindi ko siya masyadong niluluto. So ito guys, lalagyan ko na siya ng mga seasoning. So meron kaming magic sarap. Itong ginagamit ko magic sarap. Lalagyan ko siya ng magic sarap. And then, lalagyan ko rin siya ng black pepper. Black pepper. Ayan. Sarap kasi ang black pepper sa akin na ganito. Ayan, haluin ko na. Yung ano guys, yung vegetable, hindi ko muna siya lalagyan ng lalagyan ko siya ng asin, pero kunti lang. Kasi yung noodles guys, may asin na yun. May asin na yung noodles. So, ito na lang ang ano ko. Ito na lang. Para medyo magkatubig yung vegetable at medyo lumambot. Kasi guys, pag nilagyan ang vegetable, pag nilagyan ng ano, nilagyan ng salt, mabibilis maalis yung tubig ng vegetable. So magkakatubig dito. So hindi siya nagiging sticky. Kung kanina diba sticky, pero ngayon medyo nagkatubig na. Kasi nga nilagyan natin ng konting asin. So mamaya maya, luto na to. So while niluluto ko to, pahihinaan ko yung apoy. Kasi yung noodles naman ang lulutuin natin dyan sa mainit na tubig. Gagamitin ko dalawang noodles dun sa ginisa kong vegetable. So ayan guys, ito lalagay natin dito para maluto siya. Lalagay natin dyan para maluto. Pag naluto na yung noodles guys, pag naluto na siya, aalisin na natin dyan. Guys, habang hinihintay natin maluto yung noodles, ilalagay na natin to dito. Yung seasoning ng noodles. Yan, ilalagay na natin guys. Yan siya. Tapos paghahaluin. Paghaluin guys. Take note guys, yung noodles, dapat hindi siya masyadong overcooked. Ganito lang siya guys, yung medyo ano pa lang. Kasi pag overcooked, hindi na siya masarap, hindi na maganda yung lasa niya. So ngayon, tapos na, alisin na natin yung noodles. Yun guys, nag-iwan ako ng konting tubig sa noodles para ilagay dito. Para maganda yung pagkahalo ng seasoning pag may tubig konti. So ilalagay na natin yung seasoning. At saka yung hot pepper niya. Ayan, ilalagay na natin. So siyempre may tubig. Kaya maganda yung pagkahalo pa ng noodles. Kasi pag walang tubig guys, yung noodles magstitik each other. So hindi siya maganda. Hindi maganda yung pagkakahalo ng seasoning. So kailangan guys, lagyan pa ng maliit na tubig. O diba? Diba? O tignan nyo, diba yung noodles naghihiwa-hiwalay konti? Kasi pag wala siyang tubig, hindi yan siya maghihiwa-hiwalay. So simpre nga, diba sabi ko, huwag siya masyadong overcook para dito. So hintayin lang natin medyo maalis yung tubig. And it's already ready to eat. Ayan, ayan na guys. Tapos na. O diba, ang bilis-bilis lang. Easy cook. Now, ready to eat na tayo guys. You see? Maganda yung pagkano ng noodles. Kasi hindi siya overcooked.